tayo, 'di ba? Nakakapag-gather together tayo. Pero nung lumalaki na sila na kaya nung pwede na kaming lumabas. Magliwaliw sana as a family. Minsan nagsasuggest sila, "Ma, alis kaya tayo ganyan?" "No, we cannot." Sabi kong ganon. Kung talagang alis tayo, tatapat natin sa bandang ako, mas maaga. Pero yung sabay silang dalawa, hindi na, sorry na lang kayo kasi magpa-family dinner na lang tayo kung ganon. Kasi May 1 is always for Lola Paz. Hanggat buhay si Lola nyo, hindi tayo mimiss ng kanyang May 1. Sabi ko ganon sa kanya. Ito ngayon yung, sabi ko nga, yan na siguro, most probably, May 1, nag-usap na kami ni Tito Toy. Malalaman nyo, mag-get together tayo ulit for May 1. Hindi ko na sure yung sunod na May 1. Kung siguro isisimba ko na lang. Kasi baka yun na yung time na yung mga anak ko na yung isi-celebrate ko. Pero alam ko na alam na ni Tita Passion. And I really pray na alam ko, Tita Pass will be happy where she is now. Andiyan na si Tita Grace, si Nanay, nanay niya, tatay niya, at lahat ng kapatid niya. Yung lahat ng tao na na-miss niya. Parang ilang taon, Tito Toy, 2012 si Tita Grace. From 2012, kahit na nandyan sila, nandyan tayo, lonely na rin talaga si Tita. And she is in a better place now. Yun lang. Tita, we love you. I love you. Thank you. Hindi niya totoo yun. Like, since nag-turned 19 si Lola Paz, yung birthday ko. Birthday ko na ba? Kasi easy na lang prepare sa birthday ni Lola Paz. Nag-drama ako na kahit na kunyari. Kasi syempre, ako nagluluto. So parang hindi ako magluluto.